Napuno ang mga truck ng mga nakumpiskang gamit sa tuloy-tuloy na joint clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasama ang Special Operations Unit ng Action Line Traffic Parking Management Office sa pag-alalay ng Pasig Central Police Station. Biyernes ng gabi nang lumakad ang clearing operations team para linisin mula sa mga road obstructions ang ilang kalsada sa Pasig. May mga umalma na mga residente at vendor sa Jenny's Avenue sa Barangay Rosario. Eh, dapat sana nagbigay ng notice ba? Ang tinatanong ko, may nagbigay ba ng notice? Kasi sabi niya, wala daw eh. Dapat may notice po para alam nila na may notice po dito, na alam nila na may uhuli niyo po silang lahat. Kasi pamangkin ko yan eh, asaw ng kapatid ko yan eh. Sana ganun po ang legal ng ano natin, ang batas natin. Ganun po ang gusto ko. Sabi niyo mayroong ano, notice sila. Wala palang notice eh. Dapat may notice kayo para alam nila na huliin niyo sila, ganun. Okay. Hindi yung ganun, basta wasara ka ng ganyan ang huli dito. Paano yung mga taong bayan na nagbuto kay Biko? Galit dito si Biko kahapon, o bakit ganun ang nangyari? Dapat hindi ganun. Talaan may notice kayo bako kayo maghuli. Hindi ganyan ang batas nyo. Kaya may pulisya, may batas. Pinabulaanan ng hepe ng Action Line na si Bong De Leon ang sinasabi ng ilang nagtitinda na walang binigay na abiso o notice umano sa kanila, at git niya ay nakipag-ugnayan na rin sila sa mga barangay officials para mapaluwag ang mga pampublikong kalsada upang maging ligtas sa mga motorista at pedestrian. Kalagitnaan ng mga gabi o alas 7, alas 8, yung kasagsagan ng trapiko ay doon nila inilalabas, no? Yung mga kanilang mga paninda na nagiging sagabal. So ngayon, umaangal lang sila, akala nila siguro ay okay lang. O hindi ganoon. Pinapaalam lang namin sa kanila na yung kalsada ay daanan ng sasakyan. Yung bangketa, daanan ng tao. Nakita mo, pinagbigyan na natin sila, binigyan ng pagkakataon ng barangay na malagyan sila ng maayos na tirahan. Pero inaabuso nila. Inaabuso, pati kalsada. Dumating tayo, nakita nyo naman, nasa kalsada. Pag nahuhuli, hihingi ng simpatsya. Saan naman lalagay ang pamahalaan? So kinakailangan, masakit man sa amin, kinakailangan, iayos namin para madaanan, hindi lamang ng mga ilan-ilan lang na nakikinabang. Marami ng abiso yan, kahit kay barangay pa, sa barangay chair, kay Kapitan Eli, sa atin dito sa Action Line, lahat po, nung panahon pa ng Bantay Pasig at saka ng OPS pa, lagi yung nahuhuli, pinagsasabihan sila, pero walang pagtalima eh. So kinakailangan minsan kahit masakit, gamitan natin ang kamay na bakal para makita seryoso ang pamahalaan na maiayos yung kalsada, maiayos yung daan ng tao. Nakita nyo naman, poste ng Meralco, nandun sila sa loob ng poste ng Meralco. Pagka na-aksidente, nasunog, o kung nakuryente, kahit ano, kasalanan ng pamahalaan. So ngayon, inaalis sila, kinausap na namin yan, last year pa, bago magpasko, na iaayos sila, ayaw nila, wala rin silang pupuntahan. Binibigyan namin sila ng livelihood ng barangay ni Kapitan Eli para sa isang livelihood. O kaya doon sa Talipapa, sa may Rosario, Rosario Boulevard, ayaw nila. Gusto nila dito sa ipinagbabawal. Eh, hindi naman po pwedeng tayo ang susunod sa kanila. O, masakit man, kinakailangan, paminsan-minsan, makita nila seryoso ang pamahalaan na maipatupad yung batas na para sa lahat po, hindi sa mga ilan-ilan lamang. Maging ang bahagi ng Dr. Sixto Antonio Avenue ng Barangay Rosario ay nilinis din ng MMDA. Okay, nakikipag-usap lang kami, ha?
kailangan niya po, kunin na lang niya. Sige, dali namin sa impounding yan. Nagsagawa na ng clearing operations kamakailan sa kahabaan ng Imabini Street sa Barangay Kapasigan, ngunit nagbabalikan ang mga street vendors kung kaya't may ilang nakumpiskang paninda sa naturang lugar. Wala naman sa kulay red yun, sir. Amin din yun, sir. Eh. Dito wala talaga kami ang ano dun, eh. Matagal na kami nagtitindi dito, sir. Eh. Pulis lang, sir. Ito, dito mga kami nakapustal-pusto namin yun, eh. Bakit kinwa, sir? Huwag na magbunin. Pakiusap lang. Sa MMDA, babagsak lahat ng paninda. Dapat ano ni ano pa rin ni Mayor to. Dapat may blessing sila ni Mayor. Kasi di, alam ko hindi pa payag si Mayor na ganyan na lang pipersay nila lahat ng ano, vendor, di ba? Hindi naman, kasi concerned citizen ako. Nawa lang din ako kasi may kinausap na akong pulis kanina. Saan pa pupunta ako sa kasakali? Kasi ang mangyayari dyan, wala yan. Pag-iinteresan lang din yung lahat yan, eh. Pag-iinteresan lang nila yan. Ako, kalokohan yan, ha? Kalokohan. Hindi naman nila makukuha lahat yan, eh. Maniwala kayo sa akin. Pero kung si old mayor lahat yan, mas maganda. Kasi nasa Pasig yan, eh. Dapat si mayor pa rin magdidis. Kasi hindi pa pwedeng ano yun ang... Although ang MMDA kasi nationwide yan, eh. So karapatan nila yan. Pero dapat, meron tayong ano yung sinusundan na ano pattern dapat kung kukunin nila lahat. Katulad yan, dami oh. Kesa magdako yung mga yan. Di ba? Siyempre, wala na mga tao ngayon. Mahirap na talaga. Si Biko, hindi papayag talaga yan. Kasi makahirap yan eh. Kawawa, hindi. Siyempre, pag nakita niya, maawa rin siya. Pero pati nagtitinda ng balot, kinuha. Dapat ano na lang. Kasi dati naman namin, trabaho namin ganyan, pero hindi kami tumatalo ng mga ganyang maliliit kasi kawawa. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.